Okay. Wow. Hello, Junie. Talagang lahat? Oh naman. Pati ang air freshener. I need my Hello Kitty. Pati ang shoes pink. Pati ang manubela pink. Oh, alam ko paano pang pink sa'yo. Yung lipstick. Pink na pink. Okay, so guys, have a nice day. Iko tayo ngayon sa Dubai. Ayan, meron tayong super ano, super special na magtutour sa atin dito sa Dubai. Sa inyong lahat, guys. It's grabe, sobrang aga talaga. This is the first ever na nagising ako ng ganitong oras. Lasa 6 o'clock in the morning. This is Judy Franco Sarsano of Buhay sa Dubai Stories. At today, guys, ayan, a morning person ang makakasama natin today. A very multi-awarded na nga. Super friendly pa. Ang daming followers. A famous po of her life story sa maalala mo kaya. Ang HR Director, of course, ng Dusitani, none other than Miss Vagelyn Federico! Hello! Good morning! Magandang buhay, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so talaga morning person ka talaga? Yes, 5 o'clock gising na ako niyan. Oh, ang hirap sa case ko kasi in my previous employment po kasi Miss Vagelyn, shall I call you Miss Lynn, Miss Vag, or Lynn na Madam lang, Wang? Napaka-formal mo na. Okay, lean na lang. Sige. Butang mo ang talaga. Okay. So, let's start po with, ano, let's give a little background yung mga viewers natin. If, how will you started yung, how did you started yung buhay mo as work, Filipino working abroad? So, back in the Philippines po, ano yung pinakahuling work mo doon bago ka nagpumunta sa abroad? Matangkali po ako dati, namamalimo sa kalsada. Kaya pala, namumukha ang kita. Hindi, joke lang. Yung last job ko is sa Canadian Immigration, JGR Canadian Immigration. So, nagpapapunta po kami ng mga tao sa Canada. So, administrative officer po ako doon. And kung gusto niyo pumunta ng Canada, just consult me and I will help you achieve your dreams in going to Canada. So, yun yung last job ko. Okay. So, with that, bakit po kayo nagpilit pa na pumunta abroad? Kasi di ba, I watch your video, your movie, I mean, your life story. Di ba, you come here as ano eh? You came here as visit visa. Oo. Eh, kasalanan ni Agato, tsaka ni Judy, ni ano? Gretchen? Claudine? Sino sila? Sa Dubai. Pilit ko ng Dubai. So, really? Yun ang naging reason mo yes, talaga? I watched the pelikulang Dubai. And that time, Calgador si Aga Mulak. And you know naman, Calgador siya, ang ganda-ganda ng bahay niya, ng flat niya. So, parang feeling ko heaven ang Dubai. So, nadaya ka nung pelikulang Dubai? Hindi ko alam kung anong intention ng movie na yun. Pero, ganun. When I watched it, I was so inspired. And lahat naman ng tao dati, no, nangangarap na pumunta ng Dubai sa Pilipinas upon watching the pelikulang Dubai. Kasi ang ganda-ganda ng pagkakaportray ng Dubai sa pelikulang yon. Kaya naman, more than 2 million na yata yan tayo dito sa Dubai. Oo. Okay, actually, napanood ko din yun. And then, I'm looking forward din na one day makakapag-travel ako sa Dubai talaga. Okay, pero anong taon kayo pumunta dito sa UAE? 2005, ha? Ang tagal na. Yes, nag-ugat na akyat dito.
Okay, so ito po, normally kasi karamihan ng mga kababayan natin na pumupunta dito is yung kailangan may kamag-anak, kailangan pumunta rito ng visit visa. So, based on your story, hindi ko na itatanong kasi nga na-share na nga sa maalala mo kaya. So, pumunta kayo ng visit visa, you mean you have a relative dito na pinuntahan? Or? Wale, yeah. Kasi mayroon akong ano, kliyente dati sa Canadian Immigration. Mm-hmm. So, senior engineer siya sa Jebel Ali. And then, syempre, nagchika-chika kami. And then, sabi ko, gusto ko rin pumunta ng Dubai. Alright. So, sabi niya, no problem, my friend. Dadali kita sa Dubai. Ano to, local ba to? Or? Hindi, Pilipino rin. Okay. Tulungan mo lang akong pumunta sa Canada. So, nag-barter deal kami. Sabi ko, tutulungan kita pumunta ng Canada. Huwag magkalit yung dati kong amo, ha? Tutulungan kita. And then, tulungan mo rin akong pumunta ng Dubai. Kasi I don't have the means yet to go to Canada that time. Kasi hindi ako stable and walang pera. Mahirap ang buhay. So, sabi ko, mas madali yata pumunta ng Dubai kaysa sa Canada at first. And from Dubai, doon ako pupunta sa Canada. Yun yung dream ko initially. Oo. So, yung maraming gumagawa na ganyang plano na magandang stepping stone nila talaga ang UAE going to Canada or somewhere in Europe. Kasi ang hirap ng galing ng Pinas. Ang waiting period mo that time is 60 months. You have to wait for 60 months para ka pumunta ng Canada. 60 months? Yes. Wow. So 48 to 60 months before ang waiting period. Pero sabi nila, pag magagaling ka ng Dubai, mas madali, mga 6 months to 1 year lang makakapunta ka na ng Canada. So ibig niya sabihin pala, ang target mo talaga is not Dubai. Yung target mo talaga is Canada. Yes. Anong meron doon? Ang Canada kasi benefit, a welfare country kasi siya eh. So, you will get all the benefits for you and your family. So, education free, medication free. So, wala kang iintindihan if you are a citizen. And dito, kahit siguro isang daang taong katumira sa Dubai, you cannot get their citizenship and benefits. True. Right? Mm-hmm. However, pag nasa Canada ka, you will get all the benefits once you are a citizen of that country. And you can acquire their citizenship. So, that's the good thing there. Kaya, maraming gustong pumunta ng Canada. Actually, yan din ang rason ko bakit ako pinapagalitan ng tita ko na nandun. Sabi niya, you've been there for 8 years. Ano, aantay mo pa isang dekada bago ka mag-decision. So, don't worry, tita. Soon. Soon. Pero, ako naman, I love Dubai. I'm happy here. In my 13 years na ba? Except 12 years. Wow, ang tagal na, no? Okay. Half of my age na. Pero sa storya mo kayo, no? Sige, pahapyawan na lang natin, guys. Kasi sa storya mo, bakit dumating ka sa point na sobrang dami mong exit sa Kish pa ang uso noon, no? Oo, Kish. Kasi every month ang exit noon, eh. Wala pa tayong yung 3 months visa before. Ah, talaga? Yun ang reason? Yes. So, and ako, lagi ako nag-open ng hotel. So, pag pre-opening ka ng isang hotel, wala pa siyang immigration file, wala pa siyang labor file. So, exit ka talaga? Oo, exit ka ng exit hanggang maging stable yung immigration file ng kumpanya mo. Saka ka ma-apply ng employment visa. Oo, saka ma-apply ng employment visa. And that time, since pre-opening ako, I'm always one of the top 5 na empleyado ng hotel. So, nandun lahat yung paghihirap, nandun lahat yung mga testing ng initial stage. Uh-oh. So, difficult. Pero Miss Vag, Madam Lynn, Lynn, okay, with your experience, kasi doon sa life story mo nga, bilang isang visit visa na dumana sa, yun nga, na bisa nauubos ka ng budget, you have kailangan ka makibagay sa mga tinitirhan mo and all, ano yung biggest lesson na pwede mong isa sa mga viewers natin na dumanas ng or nasa visit visa stage na ganun yung naranasan nila? See, what I can say is that you don't need to be great to start, but you have to start to be great. So, lahat tayo kailangan magsimula sa baba, sa paghihirap, tiyaga-tiyaga lang talaga. And what is important is you must not be complacent to where you are. Ako, noong naghahanap ako ng trabaho ko, Ramadan, summer. Ang hirap May, mo? Yes. Lahat ito, siya excited mo. Nakikita mo yung building na yan. Uh-huh. Sa kauna-unahang building ng Dubai, yan sa may Toyota. Mm-hmm. Hanggang doon, sa kaduduluduluhan yan. Every building yan, pinapasok Sinuyo ko everyday. So, hindi naglalakad ako, ka sa ganong kainit? Ano mo naman ako sa sakyan? So, talagang naglalakad lang talaga ako dahil wala rin akong pamasahe kahit pang
1 dirham na pang bus, wala ako noon. So talagang, oo, nakikipagtaguan ako sa mga security kasi hindi ka pwedeng pumasok sa building na walang appointment. So kung minsan kahit yung mga exit na staircase, talagang tinatakbo ko yan para lang makapasok sa mga opisina at makapagbigay ng CV ko noon. Ano yun? Ano, naglalakad ka ba na with some applicants din or nagsosolo flight ka? Hindi, nagsosolo ako. Sabi nila, mahirap pa ka makahanap ng trabaho dahil Ramadan, dahil mainit, summer, walang mga mag-decide. So sabi ko, kapag punong-puno ka ng rason sa buhay, walang mangyayari. So you have to do something for your goal. So that time, kung lahat na pag-iisip ng mga tao, walang mag-hire. So nalasa sa bahay lahat sila, ako lang naghahanap. So ako lang nag-hire. Solo mo, ang galing mong strategy, ha? So lahat na inisip nila, may mag-apply, nandun lahat sila sa bahay. Okay, to cut the story short, na-hire ka naman nung Ramadan na yun? Yes, doon ako nakahanap ng trabaho ko. Nung Ramadan, nung summer, na sinasabi nilang walang boss, walang mag-hire sa'yo, dahil mainit, nakapakasyon ng mga amo. Pero that time, since ako lang siguro yung naghahanap, ako lang yung na-hire. Oh, yun guys, ha? So dapat talaga, if may problema, huwag mong isipin na may problema. Isipin mo ano yung solusyon na magagawa mo dun sa problema. Okay, pero... Sabi nga nila, sorry to cut you, Judy. Sabi nga nila, kung may gusto ka, maraming paraan. Totoo yan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Okay, lalo na yung mga tamad, maraming dahilan para hindi bumangon maaga, maghanap ng sideline. Aray ko. Oo. Marami talagang dahilan. Kaya ang daming mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sabi sir, maliit kasi ang sahod ko, kaya wala talaga akong ipon. Kaya okay na lang ako sa ganito. So, yun. Speaking of sahod, I started my salary with 1,000 dirhams. 2005? 1,000, yeah. 1, okay. Himay-himayin natin ng konti yung experience mo. So, yun nga, dumanas ka ng maraming hindi magaganda experience during the visit visa days. Pero ano yung kauna-una kang work mo dito sa UAE? Yeah, I started as... Nag-model ka ba talaga kagad right away? Hindi naman. Hindi pa nila akong artista, pero... Joke lang. Yung pa pinubugbog ka, tapos itatapon ka. From the rooftop, yung gusto nilang road. Ay, grabe. Pero tinanggihan ko. Kasi baka masisira yung kalsada. Okay. Akala ko yung hindi ka pa sikat na artista, may attitude na kagad. Hindi, kasi natakot ako sa kalsada dito sa Dubai. Pero kasi with your background, di ba parang you are lawyer ka ba sa Philippines? I'm a law graduate. Okay. Pero ano yung unang work mo dito? Kasi parang you are professional in the Philippines. Ano, pero ano unang naging work ng isang Vagelyn Federico sa UAE? Ko, isang sekretarya sa isang construction company. And that construction company, actually, marami silang pagmamayari ng mga hotels dito. Pero yung first na amo ko, 7 na Lebanese managers. 7 Lebanese managers. So just imagine, 7 Lebanese. Ako lang mag-isang sekretarya nila. Okay. Which, oo, yung mga previous na secretaries, actually, sinasabi nila na hindi ka magtataga. Hindi. Not even 24 hours tumatagal sa opisina yun. Oo, kasi di ba, iba yung ugali ng Lebanese, medyo masigaw sila ng konti. Di ba? But actually, I mean, that's based on my experience. But actually,